Hirap humanap ng taong marunong umunawa. Ako to, si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Hello mga ka-serbisyo! Kamusta po kayo? Na-miss ko po kayong lahat. Magandang hapon and welcome sa ating bagong programa Together. Ito po ang ako to, si Chang Ami. Oy, may pabulaklak. Thank you, Sheila. Ay, grabe naman. Ay, dito natin ilagay. Ayan, para makita. Ay, akana. Ay, thank you sa aking Teleradyo Serbisyo family. Thank you so much. Ay, may card. May pinanggalingan. Parang alam ko ah. Joke lang. Ay, thank you naman. Sino kayo nagpadala? Baka naman asawa ko. Joke lang. Ay, parang alam ko. Ay, thank you. Sa aking manager na si Mother B-Boy. Oy, salamat. Thank you. Ay, nako, na-miss ko po kayong lahat. Na-miss nyo ba ako, mga kaserbisyo? Thank you sa aking manager na si B-Boy Arboleda sa pagmamahal at sa napakagandang mensahe. Thank you, Mother. I love you. O, eto na, ang araw-araw nating pagsasamahan, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. na po tayo. Everyday po yan, ha? At syempre, tayo po ay mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta. Dito pa rin, syempre, at sabay-sabay po nating mapapanood yan sa Teleradyo Serbisyo, sa Prime TV. Nandyan na rin tayo sa TFC. Nako, kamusta po? Na-miss natin ang ating mga kaserbisyo dyan sa Guam. Meron din po sa, nako, 5 p.m. pala tayo sa Guam. Sa London ay 6 p.m. sa mga oras na ito. At sa Hong Kong and Singapore, syempre, pareho lang ang time, di ba, Ate Sheila? Ate Sheila, talaga, eh mas matanda pa ako sa'yo. De, si Sheila po ang aking executive producer na napakasipag. At syempre, nako, eh sa Amerika po, Pacific Time, meron silang daylight saving time doon ngayon. Napapanood po nila tayo sa TFC ng 10 a.m. At syempre, sa Middle East, kasali din po kayo sa ating programa. 7 a.m. naman dyan sa kanila. Kamusta po kayo? O baka doon po sa mga naninibago? Eh sabi, bakit parang ang kalma natin ngayon? Yes, dapat kalma-kalma lang tayo dyan. Dahil dito sa ako to, si Chang Ami, ay pwede natin pagkwentuhan ang lahat ng bagay, lahat ng gusto nyong pag-usapan, kung yan man ay tungkol sa pamilya, sa kaibigan, o kaibigan. O, diba? O baka naman may nang ghosting sa inyo. Ay, wag yon, ayaw natin yung ghosting. Siyempre, papakinggan natin yan dito sa ating programa. Ang pinaka, kumbaga, eh, kapaki-pakinabang. Ay, para sa sarili. Yung mga istorya natin, isa-share natin sa ating mga listeners every day. Para naman din, aba, eh, pwedeng magbigay ng inspirasyon sa kanila, paghugutan ng lakas, diba? Maging kapaki-pakinabang sa kanila yung iyong naging journey. Diba? At syempre, importante na huwag kayong mahihiyang magkwento dahil merong handang makinig sa inyo. Ako yan. Ako to, si Chang Ami. Kaya samahan po ninyo ako hanggang alas 4 tayo po ng hapon, mga kaserbisyo, ha. Kaya pwede niyo po kaming tawagan dahil mamaya may makakausap din po tayo. At doon naman sa mga teka maki, sabi nga nila, yung mga makikiin at magbibigay din ng payo at pwedeng magbigay din ng opinyon. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating Viber
Viber number 0919-278-3000. Oh, hindi ko pa nakakalimutan ang numerong yan. Akala nyo, isang buwan lang ako nagpahinga. Akala nyo, nakalimutan ko na. At syempre, pwede rin kayong tumawag. Ang ating hotline number ay 892-4101. At sabihin nyo lamang po, ang local ay 5671-5672. O di kaya ay 5673. Alam ko sa mga oras na ito, yung iba dyan ay medyo relax-relax lang muna. Nagme-merienda. So samahan po ninyo kami. At ako naman ay nandito lang palagi para sa inyo. O di ba, mapapakinggan niyo kami kung kayo man ay nasa bahay o yung nasa opisina. O syempre, ako to, si Chang Ami, ang kasama ninyo. O isend nyo na po sa amin ha, dito sa ating mga numero. Kung kayo po ay may mga problema, pinagdadaanan, challenges, sabi nga na nais po ninyong mapag-usapan natin at mapagkwentuhan. Dito po sa aming programa, bawal ang mga hurado. Bawal po ang mga judger. Bawal po, wala pong maghuhusga sa inyo. Kami po ay dadamay sa inyo, tutulungan at bibigyan namin po kayo ng lakas ng loob pa para po yung inyong pinagdadaanang challenge na yan ay malagpasan natin. Hindi ba? So, mamaya po sa ating pagbabalik ay meron tayong makakausap na isa nating kaserbisyo at sabay-sabay po natin siyang pakikinggan at tutulungan sa kanyang pinagdadaanan. Pero bago yan, siyempre dahil sa mga oras na ito, napakasarap makinig ng mga konting ano. Nasaan ba Ate Sheila? Ah, ito. Bibigyan ko na kayo ng konting patikim sa kanyang journey ngayong hapon. Ngayong hapon, para po sa ating episode, aalamin natin ang kwento ng isang babae po na nawalan ng pag-asa na makamit ang kanyang mga pangarap. Paano nga ba niya ito dapat harapin? Yan po ang ating bibigyang pansin at payo sa ating episode ngayong hapon. So mamaya po mga kausap natin ang ating bisita sa ating programa para talakayin yung kanyang pinagdadaanan. Pero bago yan, bigyan po muna natin ng daan yung ating pong mga pag-uulat. Malalaking balitang nakalap sa nakalipas oras dito sa Kaserbisyong Balita. Isa pang kaso ng umano'y pangkakalta sa ayuda ng ilang benepisyaryo sa Cagayan de Oro, iniimbestigahan na ng DSWD. Para sa ulat na yan, makakasama naman natin si Christian Yosores. Christian? Muling nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na illegal at hindi pinahihintulutan ang pagkakalta sa ipinamamahaging cash assistance o ayuda sa mga benepisyaryo ng mga programa ng kagawaran. Nagbabala si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa mga individual at lokal na opisyal kasunod ng panibago umanong insidente kung saan tatlong benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o ASCS sa Cagayan de Oro City ang nakaltasan ng tinanggap na ayuda. Nakatanggap niya ng ulat ang kagawaran na may isa umanong coordinator na ng isang lokal na opisyal na nagkaltas ng higit 10,000 piso mula sa dapat sanay 10,000 pisong financial assistance na matatanggap ng mga biktimang benepisyaryo. Naikipag-ugnayan na ang DSWD sa Field Office Northern Mindanao para sa investigasyon at matulungan ng mga biktima sa pagsasampa ng kaso. Matatanda ang isang buntis din na benepisyaryo sa Davao ang nabiktima kamakailan kung saan 1,500 pesos lamang ang kanyang natanggap mula sa dapat na ayuda na 10,000 pesos. Kaserbisyo mo sa DSWD, Christian Yosores para sa Teleradyo sa Piso at Radyo sa 30.
Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, mga fresh graduate at first-time job applicant pwedeng mag-avail ng Certificate of Eligibility ng Libre sa Civil Service Commission. Ang pag-uulat na yan, ihatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pamela? Inanunsyo yan ng CSC bilang kanilang suporta sa mga kakagraduate lang at first-time mag-apply sa ng trabaho, lalo na sa government position. Alinsunod din ito sa RA 11261 o ang First Time Job Seekers Assistance Act, kung saan walang sisingiling bayad sa mga first time job seekers sa kanilang pre-employment document. Isang original at isang authenticated copy ng COE ang free of charge sa mga first time job seeker at nakapasa sa career service examination na naghahanap ng career service position. Sa mga nais mag-request, kailangan ikaw ay Pilipino na naghahanap ng trabaho at mayroong certification mula sa inyong barangay na nagpapatunay na ikaw ay first-time job seeker. Samantala, kung ikaw ay nakapag-request na ng COE pero hindi pa rin employed, ay maaari pa rin daw mapagbigyan ng CSE. Kaserbisyo mo sa Civil Service Commission na Pamela Vasquez para sa Teleradio Serbisyo at Radio 630. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Kaserbisyo Live Report! Oras po natin, 3:15 na ng hapon at magbabalik pa rin po ang Ako To, si Chang Ami. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Ako To, si Chang Ami. Nagbabalik po ang ating programang Ako To, si Chang Ami sa Teleradyo Serbisyo. Kamusta po kayo? Aba, anong oras na? 3:18 na po ng hapon at ngayong araw ng Lunes, July 1 na po pala tayo. Oy, pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong mga greetings, ha? Baka naman isipin nyo, baka hindi ako batiin ni Chang Ami. Nako, lalo na yung mga suki natin na namiss ko kahapon sa anniversary sa market. Pasensya na po dahil ang inyong Chang Ami ay inatake ng, nako, tinanong ko nga kay Doc Dennis, alam niya ito eh. Lagi ako mayroong acid reflux. Kasi nga talagang pare-pareho kami ng mga gamot ni Franco. Mga magkakaklase po kami sa aming mga acid reflux, kaya mag-ingat po tayo. O ayan ha, pwede pa rin ho namin kayong batiin, kaya magpadala po kayo. Sa Twitter, ang aking pong username, sa X pala. O hindi na pala siya Twitter. Chang Ami P. At syempre sa ating Viber number 0919278-3000. Yan po ang number na pwede po ninyong padalhan ng mensahe para po sa inyong mga pabate. So for this afternoon, ang makakausap natin ay isang babae na 21 years old at itago natin siya sa pangalang si Ali. Si Ali po, ang tatay niya ay nagtatrabaho bilang OFW sa ibang bansa, habang ang nanay naman po niya ay nagtatrabaho bilang isang government employee dito sa atin. Si Ali po ay panganay sa dalawang magkakapatid at syempre bilang ate, minsan nakakaramdam ka. Ako yan, ate din ako, di ba? Minsan nakakaramdam ka ng pressure kapag kailangan mong medyo tulungan ang pamilya or makagraduate ka kaagad, hindi ba? Kaya lang, iba-iba talaga minsan ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. So siguro, para mas maintindihan natin yung kwento ni Ali, makakasama natin siya sa linya ng telepono. Hi Ali! Good afternoon! Ako talaga Hello. To, si Chang Ami. Hello po, Chang Ami. Good afternoon po. Hi, good afternoon, Ali. Kamusta ka today? July 1 na. Okay naman po. Happy 1st of July po. Oo nga. Talagang parang yung pagkakasabi mo ng Happy 1st of July, parang medyo may ng konti. Pakiramdam na. Teka, yung radyo bang nandyan sa tabi mo? YouTube siguro yan. Hinaan mo lang ng konti para hindi tayo mag-feedback, para maintindihan ko yung kwento mo. Yan. Para mas malinaw. Ayan. Okay na po. Yan. Malinaw. Ang ganda ng boses ni Ali. 21 years old. Single pa ba si Ali? Bakit ganun? Secret? Depende po sa kanya. Ay, bakit depende sa kanya? Dapat depende sa'yo. Ayoko nung ganun. Dapat ikaw ang masusunod, hindi siya. Bakit? Situationship?
Ano po, bali po dating, tapos figuring it out pa rin po until now. So dating naman, at least. Aware siya at aware ka na yun yung estado nyo ngayon, dating kayo. Yes. Oh, that's good. At least malinaw. Kasi minsan, syempre, di ba, gusto natin protektahan, pareho naman kayo. Pero syempre, dahil babae ka, ikaw ang kausap ko, importante na you protect your heart din, di ba, Ali? Yes po. Oo. So, ngayong araw, pag-uusapan natin itong pinagdadaanan mong challenge. Alam mo, ako ayokong tawagin na nga minsan na problema kasi parang ambigat. Challenge na lang tayo. Kasi pag-challenge, malalagpasan yan eh, di ba? Apo. Oo. So ano itong pinagdadaanan mong challenge ngayon, Ali? At bakit mo nasabi siyang challenge ngayon? Siguro po kasi ito na naman po yung month na marami na naman pong graduate and everything. Kumbaga po, yung friends ko po kasi batch 2020 po ako. So isa po ako sa mga estudyanteng unang nakaranas ng college ng pandemic po. Kumbaga parang expected po dapat ngayon graduating na po ako. But unfortunately po, due to several circumstances po na nangyari sa akin last 2022 po, na-delay po ako ng pag-graduate. So parang naging challenge po sa akin especially po tong month na to. Kasi yung group of friends ko po, yung mga high school friends ko and yung college friends ko po, lahat po sila ay graduating na po this month. And ako na lang po, parang meron po sa akin feeling na yung parang self-doubt po kasi dapat kasabay ko silang graduate. Yung inggit po na sila nakapag-graduate na, tapos ako hindi pa, ganun po. Very understandable yung nararamdaman mo na yon, Ali. And valid yun. Hindi naman siya, kumbaga parang, hindi mo pwedeng parang sabihin na, hindi, wala lang yung nararamdaman mo yan. Okay lang yan. Gagraduate ka rin naman. Di ba? Minsan, madalas ganun yung naririnig natin. Di ba? Pero magandang mahimay natin siya ng isa-isa siguro. Para din makapagbigay siguro sa'yo ng ibang perspective. Kasi minsan, kapag ka may problema tayo, di ba, parang iniisip lang natin lagi yun. So yun lang yung lagi nating nakikita. Tapos hindi natin naiisip na meron pa palang pwedeng ibang makita aside from that. Diba? Kasi kumbaga sa ano, parang diba naka-concentrate ka lang doon, Ali. Yun lang lagi mong tinitignan, iniisip. So parang sa kwento mo, dapat batch 2022 ka. Apo. Tama? So, 2020 po. 2020 dapat. Apo. Okay. So, ngayon, mag-graduate na silang lahat. Anong reaksyon ng family mo? Doon muna tayo. Nung nalaman po kasi ni Mami na parang dahil hindi po na nakuha ko yung bilis ko kasi parang grabe po yung iyak ko nun. Tapos sabi lang sa akin, ano naman na di-irritate mo? So parang ang akin po nun is okay lang sa kanya. Not until po na parang nung mga sumunod na buwan na parang dinablame na po niya ako for something na hindi ko rin naman po ginusto, ganon. And ayun po, since dalawa po kami ng pinsan ko ngayon na dapat to graduate, yung isa po ay psychology, ako naman po ay dapat IT. Parang IT, information technology, yun yung course mo. Opo, opo. Parang mas gumigat po yung pressure kasi yung pinsan ko po, gagraduate siya as cum laude. And ako, even if gagraduate po ako next year, parang hindi ko na rin po siya mahahabol since nasahan po namin na hindi na po pwede mag-apply for ganun yung, especially po ako na meron akong naging deficit ng grade, ganun. So parang yung pressure po sa akin is, dapat ngayon, naghahanap na ako ng work, dapat ngayon, parang ang inaasigaso ko na lang po, yung pagkuha ng mga valid IDs. Kumbaga parang nakocompare po niya ako sa pinsan ko, ganun. So parang mas naging mahirap po para siya sa akin natanggapin kahit na isang taon na po yung lumipas. Nung wala po nung nakuha ko yung grades na yun. Oo. You know, Ali, I will be honest with you, ha. Yung talagang ganyan, yung pagko-compare na naranasan namin yan nung kabataan namin, lalo na. Kasi yung mga magulang ko, mas matanda siguro sa magulang mo. So sila din, siguro nung time na yun, madalas din silang nakukumpera. And nung time na yun, they feel na yung pagko-compare is okay lang. Wala siyang epekto sa bata, wala siyang long-term effect, pero parang ngayon pag-iisipin mo, hindi na talaga siya acceptable. Hindi na siya nakakapag-encourage sa bata, 'di ba? In fact, mas lalo pang nada-down yung feeling mo, Ali, 'di ba? Ganon? Tama ba ako? Yes, po. Oo. Yes. Kasi ako bilang nanay na rin ngayon, 'yan yung isang bagay na iniiwasan ko talaga. Kasi dumating na ako doon sa punto na
kailangan intindihin ko bilang isang nanay na iba't iba ang journey ng anak ko. So ito po para sa mga nanay, mga tatay, huwag naman po kayong magagalit. Pero ako ito bilang as a parent, bilang isang nanay, sa panahong ito, na-realize ko din po na pwede natin i-encourage yung mga anak natin without comparing them to others. Diba? Hindi kasi talaga nag-work siya, Ali eh. Yung dating sa inyo, parang mas nasasaktan kayo at mas parang pakiramdam mo, tama ba ako, Ali? Parang nafe-feel mo na, o di siya na, parang ganon, diba? Opo. Diba? Parang, o di, ikaw na ang the best. Opo. Ikaw na ang perfect, diba? So, ikaw Opo. Ngayon, instead na ma-motivate ka, anong nafe-feel mo? Instead po na ma-motivate ako, to be honest, parang mas nawawalan po ako nung drive na mag-drive harder. Kasi parang, yun nga po, hindi lang naman po yung pagka-delay ko po yung parang pinupunan nila, but at the same time po na hindi na ako makakakuha po ng laude, gano'n. So, parang, even if makagraduate pala ako next year, hindi rin naman pala kayo magiging proud kasi ang pinaka ina-expect nyo is yung Latin honors na parang ang hirap-hirap nang ibigay dahil din po sa nangyari. Mm-mm. Ganun po. And iklaro lang natin din, Ali, no, na yung nangyari, hindi mo naman siya ginusto, di ba? Ito yung isang bagay na nangyari na nagkaroon ng pagkakamali. Tama ba ako? Yes po. Kaya na-delay. Opo. Diba? So, in-explain mo ba yon kay, ano bang tawag mo sa kanila, mama at papa? Kay mami. Kay mami. In-explain mo. Opo. Bali po, sinabi ko sa kanya na parang tinry ko naman pong ayusin, pero yung process po kasi ng pag-process po niya is talagang inaabot po ng matagal and hindi lang po ako mm-hmm. yung nakaranas ng ganitong problema po. Kaya mm-hmm. parang doon na lang po humugot ng strength na, ah, hindi lang naman ako yung nagkaganito, marami kami. Uh-oh. Pero kung isipin po, kung sa thinking po ni mami, parang kasalanan ko pa din. And at the same time po kasi, student mm-hmm. leader po ako. So parang nagagamit yeah. niya po yun as, parang, as nagamit po niya para something mm-hmm. na doon niya po ma-blame yung naging problem po. So hindi ko alam, Ali, if this will help you, ha? At a certain point, nung during pandemic, yung anak ko, yung eldest ko, si Adi, nagkaroon din ng problema sa school. And this year lang din siya gagraduate. Pero in the middle of it, nagtatrabaho naman siya. Tinatry niyang nakahanap siya ng work, di ba? Pero na-delay din siya. Aaminin ko bilang isang nanay, syempre, masakit yon for me kasi kung ako yung tipo ng nanay na... At guilty ako dito, ha, Ali, na dumating ako doon sa point na, yes, nakumpara ko siya sa iba. Yes, nasabi ko, bakit yung mga pinsan mo graduate na, ikaw? Yes, bakit anong petsa na, hindi ka patapos? Hanggang kailan ba kita papaaralin, yung mga ganyan. Alam mo, minsan, nasasabi ng mga nanay yan dahil sa, alam mo na, may problema sa budget siguro, or may pressure din yung mga kamag-anak sa paligid na, ay, bakit? Ano ba naman yung anak mo? Hindi pa tapos, di ba? Pero ako bilang nanay, kasi mas pinili ko na hindi na yon pakinggan. Alam mo yon? So parang sinabi ko sa sarili ko, hindi ko na yon papakinggan. So supportahan ko na lang yung anak ko at ipagdadasal ko. Kasi mas nawawalan kayo ng gana pag ninanag kayo ng gano'n, ng paulit-ulit. Mas parang sinasabi mo, kunyari, pag sinabi mo sa isang tao, oh, babaero ka talaga. Pero wala ka namang ebidensya. Dahil sa kakasabi mo ng babaero siya, naku, tinutuo na. Eh, di ba ayaw natin yun, di ba? Kaya minsan, the power of the mouth, naku talaga, kung mga nasasabi natin, minsan guilty din ako dyan. So naiintindihan ko din, Ali, kung saan nanggagaling si mami mo. Na baka dumating siya doon sa point na na-frustrate siya siguro, di ba? Na feeling niya na parang gusto, I'm sure she is so proud of you. Parang hindi lang niya siguro masabi ng diretsahan sa ngayon. Kasi parang feeling niya, di ba? Na parang... Hindi pa nakaka-graduate yung anak ko, pero deep in her heart, I'm sure proud na proud siya sa iyo. At saka, it doesn't mean na you have no purpose in life. Hindi naman ito pa yun eh, 'di ba? Hindi pa ito yung sasabi ng tunay na pagkatao mo, 'di ba, Ali? So, tinry mo bang kausapin si mami mo or si daddy mo or sulatan sila, inexplain mo ba kung ano yung nararamdaman mo at yung ginogo through mo? Bale po,
Tinry ko po, pero yung parang upbringing po kasi na kinalakihan nila is hindi po sila talaga parang emotionally open for those kind of conversations. So, kumbaga parang sinubukan ko po, pero it ended up lang din po na nag-away kami hanggang sa parang parang nag-resort na lang din po ako na ikip siya sa akin kasi po if itatry ko pong ipil sa kanila na i-open up, eh hindi naman po ganun yung nakalakihan nila and hindi sila siguro po comfortable sa ganun. Is parang mas mahihirapan lang din po ako, ganun. Oo. Eh kung bukas kaya kausapin ko yung nanay mo dito. Hindi, joke lang. Hindi, kasi totoo yan ha. Kasi hindi lang talaga naman ikaw yung kumbaga kailangan din ma-address din. Kasi marami na rin mga pagbabago ngayon when it comes to parenting, sa pakipag-usap sa anak, di ba? Kaya importante din na maging open yung at maging bukas talaga yung pag-iisip at puso ng mga nanay na baka meron pang ibang pwedeng approach. So, at this point, Ali, yung mga nakikita mo na yung mga kabatch mo, syempre, di ba, may pressure din na makapag-work ka kaagad to help the family. May ganun ba? O wala naman? Meron din po. Kasi po yung kapatid ko ngayon is incoming first year college po. Mm-hmm. And unfortunately po kasi, hindi po siya nakapasa sa same university po na pinapasukan ko po. Uh-oh. And yun lang po talaga yung parang inaasahan nila mami since ayun po, parang scholar, ganun. Mm-mm. And kami naman po, ako naman po, parang nandun din po yung disappointment sa sarili ko na syempre po, ang plano ko is tuluman na sila mami ngayong year na pag-aralin yung kapatid ko. Hindi man po siya doon mapunta na school kasi po ang gusto niyang school is sa Manila po talaga dahil gusto po niyang maging medtech. Pero sabi ko nga po, noong time na hindi ko pa po nalalaman na parang hindi ko po alam na magsa-sale ako sa isang subject na sabi ko, sige mami, tutulungan kita yan kahit sa Manila pa siya mag-aral, kaya naman natin. Diba, si dati may trabaho, ikaw, ako. So yun nga po, hindi po namin in-expect na ganito yung mangyayari. So parang nandun din po yung disappointment ko sa sarili ko na ayun, hindi ko po maibigay din sa kapatid ko gaya ng mga magulang ko yung gusto niya pong school and work. Ganun po. Pero Ali ha, don't be too hard on yourself. Hindi ikaw lahat yan. Huwag mo naman sisihin ang sarili mo sa lahat-lahat ng yan kasi kumbaga hindi mo naman din kasalanan na yun. Kumbaga, hindi na yun yung part ng obligation mo din. Diba? Kasi more on sa mami mo na yun at sa daddy mo kasi sila yung parents, ba? Diba? Pero at the same time, naiintindihan ko din yung nararamdaman mo kasi nga may malaking expectations sila. Na yun ang gusto ko sanang maano natin magawa ng paraan kung paano natin mabe-break yun at maipapaliwanag sa kanila na sa kung papaanong paraan natin pwedeng i-explain kay mami at daddy mo na everyone's journey is different, 'di ba? Ako bilang nanay kasi natanggap ko 'yan na iba yung panganay ko, iba yung bunso ko, iba yung magkakaiba talaga. Yung hindi mo sila pwedeng i-compare at hindi mo pwedeng sabihin na porket ano kunyari ako, nagtrabaho ako nung bata ako, 17 years old. Hindi ko pwedeng sabihin sa anak ko na, uy, dapat 17, nagtatrabaho ka na rin. Kasi nung 17 ako, nagtatrabaho na ako. Kasi maaring iba eh, di ba? Kasi sa bata nga, di ba ngayon, parang sinasabi nila, ito, naririnig ko madalas kay Teacher Tina sa Safe Space. O, di ba pinromote ko talaga si Teacher Tina? Dahil I love Teacher Tina. Iba-iba ang bata, merong ibang bata nakakaintindi ng sa ibang paraan. Iba-iba kasi talaga eh. So, mahalaga din na maging na napakinggan namin itong kwento mo, 'di ba? Na marami tayong mga magulang na nakikinig din ngayon na nakaka-apekto din sa bata kapag ka masyadong sarado yung isipan ng nanay at tatay natin na dapat ganito, dapat ito talaga, dapat hindi eh. Kasi like yung gaya nga ng sabi ko kanina, yung anak ko natanggap ko na nagkaroon ng delay, but it doesn't make him a bad person. It doesn't make him less of a person. Dahil matatapos din naman siya, Ali, eh. Diba? Sabi nga nila, diba? Lagi natin nakikita yan pagka minessage mo si Mr. Google. Sasabihin niya lagi, we're all in a race pero iba-iba lang tayo ng pacing. Maaring ikaw medyo nabagalan lang ng konti, nadapa. Diba? Na-try mo i-explain yon kay mami mo? Apo. Anong sabi niya? Ano po, wala po talaga. Ganun po talaga yung thinking nila.
Nako, o sige, ganito na lang. Magbe-break muna tayo, tapos yung ating mga Maki na nakikinig, mga Teka Maki, makikiin, magbibigay sa'yo ng advice. Sabi ko nga, paalala ha, bawal ang mga judgmental na mga payo o opinion para kay Ali. Papakinggan natin yan sa ating pagbabalik. Pero kailangan muna naming mag-break ha, Ali. Diyan ka lang at magbabalik pa rin po ang ako to, si Chang Ami. May nakikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. 3:39 na ang oras natin. Aba, nandito si Ariel Rojas. Happy anniversary, kaserbisyo. Apakasipag po niyan si Ariel Rojas. Kahit saan po yan dito sa AB, ay sa ano, sa compound, makikita niyo po siya. Napakasipag. Nako, teka muna, nandito na ba yung ating ilang mga suking mga kasalo? Tignan natin ha, magbabati. O syempre, present na present si Miss Lolit Campanero. Sabi niya, hello Chang Ami, saw you in your first episode, kani-kanina lang. Oy, thank you po. Fresh naman. Oy, congrats po. Ay, talamat po. Ay, thank you. At si Jay Zach, talaga naman. Welcome back po sa Teleradyo Servisyo Chang Ami. 9 a.m. po ang time slot ng ako to, si Chang Ami, dito sa Austria. Always po naming aabangan yan. Uy, salamat ha. Present na present pala talaga sila dyan. Si Robert Ignacio, sabi niya, hello Chang Ami, congratulations po sa inyong bagong programa. I'm happy to see you on Free TV. Present po ako palagi sa Pasay City via Prime TV. Thank you. Ay, eto na. Ako, hindi pwedeng wala ito. Si Louie Basco. Happy Monday hapon, mga kaserbisyo. Nasanay talaga. Pasensya na, Franco. Patawarin mo ko. Congrats po sa bagong show nyo and happy anniversary sa Radyo 630 and Teleradyo Servisyo. Thank you po. Sabi ni Gary, ha, Chang, walang pahinga? After showtime, diretso na agad dyan. Oo, mabilis po. Isang tumbling lang, nandito na po ako. Ay, thank you din kay Isaac Q. It's the real Tom. Oo, sabi niya, aba, Chang ha, congrats ha. Attendance check na ako on your first airing. Buti rest day ko sa work. Happy Monday. Happy Monday. Nako, thank you. O, pinag-uusapan po natin itong bisita ngayong hapon na si Ali, ang ating caller, na sabi nga niya, dapat sana nga daw po ay graduating student na siya ngayong taon. Ngunit dahil sa ilang mga kulang na grade dahil sa errors, yun po ang nangyari ha, errors sa online enrollment system ng kanilang paaralan, hindi po siya makakagraduate on time. At dahil dito, kahit anong paraan ng pag-encourage at pagkukumbinsi ni Ali sa sarili niya na ayos lang to at okay lang na ma-delay ng konti, hindi pa rin po niya maiwasan na masaktan. Ali, nasa linya natin ng telepono si Ali. Hi Ali, welcome back. Hello po. Oo. So ngayon, paano mo hinaharap yung mga feelings mo na yon? Na, yun nga, sabi mo, minsan merong feeling na parang naiinggit ka, nalulungkot ka, sumasama ang loob mo. How do you address your feelings? Ano po, kasi po as someone na kilala ng friends ko as very jolly and very, in a way, na yellow color po, ina-address ko na lang po siya as parang ginagawa ko po siyang something funny, ganun. Tapos, ano po, recently po nagkaroon yung isa naming isa po sa circle of friends namin na parang barkada siya. Parang, ayun po, sumama ko kahit na naiingit ako, ganun. Pero alam naman po nila na naiingit po ako in a good way and I'm very happy for them. Uh-oh. Kumbaga po parang ginagawa na lang naming biruan na, ayun na, ay, yung isa nga dyan, ano, ireg, ganun. Parang ginagawa na lang po namin siyang biruan kasi po naiisip ko na. Gina-joke-joke mo na. Opo. Kasi pero okay lang ba sa'yo yung ganun pag gina-joke nila? Okay lang ba sa'yo o deep inside, syempre may hurt yun, Ali, may sakit. Opo. Bali po, kapag po yung mga kaibigan ko yung nagsasabi na nakakabiruan ko po na gano'n, parang wala naman po yung hurt kasi alam ko po na yung small wins po nila ay small wins ko din. Kumbaga po,
parang yun po, kapag po nakakabiroan kami ng ganun, hindi lang ito po nasasaktan kasi alam ko po na naiintindihan nila ako. And parang, ano pa nga pong magagawa ko nandiyan na siya, we can cry over spilled milk po, diba? So parang ginagawa ko na lang po is, imbis na iyakan ko siya, maging masaya na lang din po ako at isipin na baka kaya po ako na-delay kasi meron pong reason behind it, yes, na meron pa po akong purpose sa school ko po. Yes. Yun kaya rin concern ako dun sa nararamdaman mo. Siyempre, importante yun. Kasi naging ano rin naman ako at one point, kumbaga 21 years old, diba? Alam ko rin naman yung pakiramdam na parang, bakit siya? Tapos ako hindi, di ba? So, it's a battle that you have to fight every day. And hindi siya madali, ha, Ali. It's a roller coaster of emotions. Kaya, tinatanong ko din nga sa'yo kung ano yung feeling mo. Kasi, mahalaga na alam mo kung paano siya i-address. Alam mo kung paano siya din. Alam mo yon yung parang itetake. Kasi may mga araw na hindi mo siya kaya, syempre. Let's be honest, 'di ba? May araw na parang, "Oy, may sakit, may kirot," pero gusto kong isipin mo na yung mga 'yon ay pwedeng, alam mo 'yon, pwede mo siyang hindi pansinin at sabihin mo sa sarili mo na alam mo kung ano yung worth mo at yung tunay na worth mo. At araw-araw, alam kong mahirap and it's a challenge na isipin every day na alam mo sa sarili mo na meron kang ibang pwedeng gawin, Ali. Diba? Na alam mong at the end, pag nagkita tayo sa finish line, medyo yayabangan mo lang ng konti. Diba? Parang, sige, paunahin ko kayong konti. Pero pagdating sa dulo, magkikita-kita tayo and makikita nyo ibang Ali na ito. Bakit ko yun sinasabi? Kasi gusto ko na ma-motivate ka. Kunin mo siya as an inspiration instead na mag-dwell ka doon sa pain. Alam ko, things are always easier said than done. Pero nadaanan ko na rin yan, Ali. Kumbaga, kailangan mo lang talagang i-push ang sarili mo. Minsan, huwag ka nang umasa na i-push ka ng iba. Yung sarili mo na yung i-push mo, sarili mo yung i-motivate mo at sasabihin mo na, sige, magkikita tayo sa finish line and you will be proud when you see the Ali. Iba na. Oh, di ba? Kasi, syempre, alam ko, minsan may mga araw na naiiyak ka, nakahurt ka, na yun yung naririnig mo. Pero ang concern ko din, Ali, sana, this time, after natin mag-usap, sana makagawa ka ng, makapag-usap kayo ng mami mo. Kahit mami mo lang. Si, kanino ka ba mas close? Kay mami mo or kay daddy mo? Actually po, hindi ko po sila kaklose pareho. Pero po, ang madalas ko pong nakakausap somehow is si mami po. Si mami, oo. Tingin mo, kaya mo ba siyang kausapin ulit about it? Or mas kaya mong isulat na lang? Kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano yung, kung paano tayo nagkwentuhan ngayon, kung paano mo ako kinausap. Sa tingin ko naman po, kaya-kaya ko na po kahit papanong kausapin siya about po doon. Mm-mm. And mahalaga din kasi, Ali, na malagay mo sa puso't isipan mo na hindi porket yun yung nangyari, hindi ka na magaling. Ako nga minsan parang, bilang nanay, parang ayokong ibigay yung pressure sa mga anak ko na dapat cum laude kayo, dapat magna cum laude kayo, kasi kung hindi, wala kayong kwentang mga tao. Hindi yun eh, di ba? Kasi meron naman silang pwedeng ibigay more than that. Na hindi pa natin nakikita. Malay mo, baka bigla si Ali maging presidente ng isang kumpanya, o di ba? Maging isang napakagaling at kilalang IT expert, o di ba? Hindi natin masasabi. So, maganda na makapag-usap kayo ng mami mo at masabi mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo para din ma-address yung feelings mo na yon at ma-acknowledge nila. Kasi feeling ko, kailangan mo ng support, di ba? Kailangan natin yon sa family. Apo. Diba? O ito, sabi nga ni Isaiah Q, huwag ka daw mawalan at huwag mong sukuan ang mga pangarap mo. Pasasaan ba't makakamit mo rin ito at mapagtatagumpayan. Don't mind those comparison. Focus on what you have and be the best for you and your family's dreams and goals. Hayaan mo sila na
huwag kang panghihinaan ng loob kasi at the end of the day, we are all different, hindi porket cum laude maganda na agad ang kinabukasan. Oo, totoo din naman yun. Tsaka syempre, importante din na nagpe-pray ka. Siguro magandang mag-pray ka bago mo kausapin si mami, no? Opo. Ano ba si mami? Yung tipong mabilis magalit? Baka kagaya ko? opo, kasi po ano eh, diabetic po siya. Oh, edi dapat sabihin mo pag nag-usap kayo ni mami, mami, oto, mag-uusap tayo ha, huwag ka muna masyadong ma-stress kasi bawal sa'yo, diabetic ka. O, gaganun. Pwede? Nakukuha ba siya sa ganong lambing? Sa tingin ko naman po, makukuha naman po. Oo. O ito, mula kay Ryan So, sabi niya, hindi mo naman kasalanan kung late ka graduate. There were things that we cannot control and it's okay. O, totoo yan. I was about to say also na ipaliwanag mo rin kay mami mo na yung nangyari naman is beyond your control. Hindi mo na yun, kumbaga, wala ka nang magagawa doon. So, ang maganda na lang ay mapag-usapan ninyo kung ano yung future nyo, diba? At future mo din. Sabi nito, sabi ni Ryan, minsan kasi sa sobrang gusto nating kontrolin ang isang bagay na wala naman sa mga kamay natin, mas lalo pa tayong napapahamak. Totoo din. Life is not a competition. Ang mahalaga ay makakarating ka. Sabi nga nung isang librong nabasa ko, di ba, parang hindi pwedeng lahat tayo starter lang. Maganda rin naman na tayo ay maging finisher. Di ba? So matatapos ka din, Ali. Darating at darating din tayo dun sa punto na kumbaga, ma-accomplish mo din yung dapat mong ma-accomplish. Sabi ni, ito mga pagbati na lang yung iba, o mamaya ko na babasahin. So, pag nakausap mo ba, si daddy ba, kamusta? Ano ang sabi niya sa'yo nung nagkausap kayo tungkol dito? Si daddy naman po is nonchalant lang po kasi siya about din. Ganon kasi yung mga tatay naman. Di ba? Kasi ang mga tatay talaga walang masyadong, hindi masyadong nagpapakita ng emosyon. Papa ko ganyan din dati. Ano may yung barang, ang sa kanila kasi nakafocus sila, Ali, na maging provider talaga. Na basta ako magtatrabaho ako para mabigay ko to sa anak ko. So, parang ganon ang feeling mo, wala siyang emosyon. NR, no reaction? Wala po. Oh, ano lang ang nasabi niya? Pero I'm sure may nasabi yan. Tinanong lang po niya, eh, hindi na daw po ba mapapaayos yun, gano'n. Tapos nung sinabi ko naman po na parang hindi na po talaga kasi kumbaga, kung ano po yung ibinigay sa amin sa online na grade namin, yun na po talaga yun. Kumbaga parang hindi na po siya pwedeng palitan ng mga prof. Mm-mm. So, naintindihan naman daw niya at tinanggap naman. After po nun, parang sabi niya, okay, ganun lang po. Oo, ganun talaga ang mga tatay eh, di ba? Pero maganda rin na masulatan mo siya, di ba? Masabi mo yung nararamdaman mo, maging open ka. Kasi minsan, yun talaga eh, sabi nga nila, parang ang baduy na pakinggan, communication is still is the key, sabi nga nila. So, ikaw naman at least willing ka na ma-explain din sa kanila. Opo. Oo. So pagka nasabi mo naman din yan kay daddy mo, I'm sure mas naiintindihan naman niya. Yung kapatid mo, kamusta yung reaction niya at yung support niyang binibigay sa'yo? Yung kapatid ko po kasi hindi rin po kami very close. Pero po, I think naiintindihan naman po niya na yung naging situation. Kasi po, kahit po siya nakikita niya po ngayon yung sistema po sa school namin and alam po talaga niya na mahirap po talaga, even yung makapasok po sa UNIS na yun, parang, ano po eh, 1 in 1,000,000 lang po. So parang alam din po niya na hindi ko po talaga kinusta since madalas po talaga fault yung system namin. Ganun po. Mm-mm. Pero napag-uusapan niyo ba yung, kunyari, yung mga naramdaman mo, yung mga naging hurts mo, mga pains mo na nasabi mo sa kanya? Hindi po. Bali po talaga ang palagi ko po nakakausap pagdating po sa mga ganong bagay is yung mga kaibigan ko po. Kasi yung kapatid ko po is 4 years older po ako. So, kumbaga parang malayo po yung gap namin. And growing up po, hindi rin po talaga kami parang naging close po. Kasi parang laging merong comparison na nag-divide po sa amin. Kaya parang, kumbaga, eh, hindi ka rin makapag-open up sa kanya, no? Hindi mo rin masabi. Mm-mm. Pero mahalaga, Ali, din na masabi mo rin kasi sa kanya, eh. Para, alam mo yon, maging inspiration ka din sa kanya na wag naman sana,
'di ba, na may mangyari sa kanyang ganun, at least eh naging open ka na sabi mo na oh, ito ganito ang mga naramdaman mo, 'di ba? Opo. Mm-mm. Kasi importante din na na-share natin 'yon sa mga kapatid natin. Minsan mahirap sa una talaga pag nag-o-open up eh, lalo na pagka ganyan, na alam mo 'yon, yung medyo mabigat. Opo. Mm-mm. Talaga si Ali parang mamabait na bata. Opo lang siya, naupo sa akin. Pero at least 'di ba nagkausap tayo. Anong pakiramdam mo na nailabas mo na siya at napag-usapan natin? Masarap po siya sa pakiramdam na parang nailalabas yung mga ganung bagay, kasi po pagka po yung okay naman po na nasasabi ko po siya sa mga kaibigan ko, pero yung masabi mo po siya sa isang adult, like yung talagang mas matanda sa iyo na marami ng experience, parang mas masarap po siya, kasi parang hindi naman po like hindi po dapat i-generalize na yung mga older people ay kumbaga ganun na yung mindset nila. Kumbaga we still have hope po na at least meron pong mga tao sa generation niya na iba yung mindset. And masarap po sa feeling knowing na yung nakakausap namin sa ganitong bagay ngayon po at this moment is naiintindihan po na yung nangyari po is hindi ko po siya ginusto. Ganon. Kumbaga parang masarap po siya sa pakiramdam knowing na parang at least ngayon alam. Ay, parang itong story po kasi na to sa akin, hindi lang po ako yung nakaka-experience, and it feels nice po na nasi-share ko to. Baka po kasi sakaling may mga magulang din na nakikinig dito ngayon na alam niya po yun na kaparehas ng thinking nung sa mami ko po. So parang parang masarap po siya sa feeling na baka sakaling makatulong din po itong story ko na maintindihan nila na hindi po lahat ng mga graduating na na-delay ngayong year ay hindi na talaga magpapatuloy. Kumbaga, na-delay lang po pero hindi susuko. Tama. Totoo. Thank you, Ali. At least eh, kahit papaano na ilabas mo na pag-usapan natin yan. Pero sa ating pagbabalik, eh, pag-uusapan pa natin yung mga ilang mga napulot nating aral dito sa kwento na ito ni Ali sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Teka, makikiin din ako. Teka, ako rin makikiin. Wait, ako din. Ako rin. Makikiin ako. Makikiin din ako. Ito na ang mga Maki. Makikiin sa pagpapayo. Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Nako Ali, napakaganda nitong sinabi ni Armando Nacional Jr. Sabi niya, ma'am, present po ako, avid listener kahit nasa Albay ako. Si mama ko po ay tuwang-tuwa na narinig ang inyong programa. Pero sabi niya, share ko lang po, may pinagdaanan din ako na ganyan. I'm afraid of failure and rejection, and I'm always asking for validation. I always need to prove myself to be successful, at buti nang nalaman ng family ko at loved ones ko, naging support system ko sila. Need to communicate lang with your loved ones. Ali, nandiyan ka pa ba? O teka, nasa linya pa natin. Oh. Ali, okay. Hello po. Yes, oh. At least ngayong hapon, maganda na napag-usapan natin itong challenges na pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Na importanteng nalaman ng mga magulang na hindi pala okay sa mga anak yung kapag sila ay kinukumpara. Yan. At hindi rin okay sa mga anak na parang, di ba, yung feeling nyo na hindi proud ang inyong nanay at tatay. Gusto ko rin na ilagay mo sa puso't isipan mo, Ali, na I'm sure your parents are very, very proud of you, and your worth and your purpose are not defined by a degree or a particular timeline, ha? Tandaan mo yan, Ali. So, I wish you the best. Thank you sa tiwala sa aming programa. At sana kahit papano nakatulong ako sa iyo ngayong hapon. At saka huwag mong iisipin na wala kang purpose sa life. Meron! Antayin ka namin, Ali, ha? Huwag mo kong kakalimutan pagka presidente ka na, ha? Baka mamaya. Oy, maraming salamat. Thank you sa oras mo, ha? At thank you sa iyong inspiring journey na binahagi sa amin ngayong hapon. Thank you. God bless you. Thank you po. Maraming salamat. At oy, bago lang tayo magpaalam yung ating mga kaserbisyo na talaga namang nakikinig at nakatutok, si Nini Ichon, hello po, watching from Pampanga, si Ryan So,
Thank you, ha? Sabi niya. Si Dulce din. It's good that you're back, Miss Ami na Miss O. Thank you. Si Luis Garcia. Thank you din. At kay Miss Lina Ho. Sabi niya, magandang hapon, Chang Ami. Nahanap ka na namin kahapon. Congratulations watching and listening to your program. At mabilis lang din kay Maridel. Maraming salamat kay Nona Damian. Naku, mga buhay na buhay sa ex. Si San Ami, si Lolit Campanero at si Jaysak. Maraming salamat. Hanggang bukas po muli, ah, susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ito. Ako lang to. Si Chang Ami. Bye! May nakikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami.